Yan, mega shoutout po muna sa lahat, no? Dito na kayo isa-isahin. Sa part 1 po, lahat po mga nakadalaw sa akin hanggang ngayon is na shoutout ko na po kayo. Na-i-plus ko na lang po sa screen yung mga comment nyo. Yun, intro muna tayo mga 5-9. Yo, mga 5-9, mega shoutout ulit. So, part 2 po tayo ng ating security officers duties, no? Dito naman sa pag-uusapan natin na to, no? Naipaliwanag natin yung part 1 natin, duties, no? Ng ating security officer, DC, OIC, or head guard po, no? So, napag-usapan na po natin yan nung part 1. So, part 2 po ito. Ito naman po ay tinatawag ko po, or ang tawag ko po dito sa pag-uusapan natin ngayon is Detachment Commander OIC or Head Guard Duties Cycle, no? So, ibig sabihin, kaya ako sabing duties cycle kasi nga, umiikot lang talaga ang duties natin or function natin sa detachment. So, ito po, ginawan ko lang po ng ano, ginawan ko po ng diagram. So, ayan, papakita ko, ah. Ito yan. Ilalagay natin dito sa taas, diagram, no? Nung cycle natin. Or yung drawing, no? Kung para tayo, para nag-work to. So, kung papansin nyo, no? Ito, apat lang, no? Apat yung cycle, apat ng stop or apat na points lang yung natin, yung cycle ng duties, function natin, security officer. Detachment Commander, OIC, or Head Guards, no? So, una, from management, no, magiging tulay ka, bridge, or communicator ka sa para sa ating mga subordinate. Okay? So, syempre kasi nga, kapag nagbibigay ng instruction ng mga management, hindi naman dinidiretso yan doon sa mga subordinate. So, tinatawag ka nila para sa'yo ibigay ng instruction, no? So, ikaw ang magiging receiver ng orders or instruction, no? Then i-disseminate mo ito doon sa ating subordinate. So from management to subordinate, ikaw ang mag di-disseminate ng orders and instruction. So tulay, you're the bridge. Then you will receive, no, orders and instruction and disseminate to subordinate. Okay. From subordinate, no, to implementation. So, dapat pag nireceive mo yan, di-disseminate mo, dapat i-implement yan. Pero bago mo i-implement yan, no, or bago nila i-implement yan, kailangan mo munang gawin tong function mo or trabaho mo bilang head guard, detachment commander, or is or OIC, no. So, ano yon? Kailangan mo siyang i-train, no? Kaya trainer ka rin dito, no? Iti-train mo sila and i-educate mo doon sa instruction. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Siyempre, i-explain mo sa kanila kung ano itong rules na to, ano ito, paano to i-implement, ang proper implementation, no? And ano ba ang ano nito, ano ang kabutihan nito, ano ang magagawa nito para sa detachment at sa management sa client, no? And ano ang magiging consequences kapag hindi natin to in-implement or mali ang ating pagka-implement. So kaya bilang detachment commander, OIC or head guard, dapat isa ka ring trainer and educator. So iti-train mo ra sila and i-educate. So yan, i-implement na po ni na 5-9 o na ating mga 5-9, ating mga subordinate, yung instruction or orders, new policies galing sa management, no? So after nang na-disseminate at ni-implement na nila, no? So dapat i-evaluate mo yung result ng implementation. So kailangan i-evaluate mo yon. Dapat mag-monitor ka. So i-evaluate mo yung implementation, yung roles, no? Yung bagong roles na ini-implement. Okay. So yun,
I-monitor mo yung implementation mga 5.9, no? I-evaluate mo yung implementation kung ito ba ay useless or useful, no? And maggagawa ka ng recommendation or update towards the client or the management uli. Okay? So, ang gagawin kung ito ba ay good, okay yung bagong rules, bagong policy or bagong instruction na orders sa nai-implement ng 5.9, no? Ano ang status nito sa implementation? Ngayon, i-update mo si client or si management, and ito yung recommendation na gagawin mo through updating. So, i-update mo sila. So, kung napansin nyo, ayun po yung cycle. Apat lang po yung ginawa kong cycle na yan. No, apat na step lang yan. Naalala ko lang po ito, no, habang nag-iisip po tayo kung ano po may kukontent natin. So, recap po natin yung ating ano, yung ating ginawang ano. So, ayan, makikita nyo po dyan, no. From management to subordinate to implementation. Result, no. From management, tatanggapin mo yung instruction, no. I-disseminate mo sa mga 5.9 natin. Pag nasa 5.9 na, si 5.9, i-educate natin, i-train natin sila para i-implement yung policy, instruction, or orders, no. Then, kapag na-educate natin sila at ini-implement na nila, dapat i-monitor mo yung implementation, i-evaluate mo yung result ng implementation, no, kung ito ba is akma, useful, kapakipakinabang, no. And, magre-recommend ka uli papunta sa client. Okay? So, update, papunta kay client kung ang status ng implementation sa bagong policy, bagong rules, bagong instruction, no, is okay or hindi. So, nasa iyo yan. Magre-recommend ka kung mayroong kailangang changes, no? Ikaw na, nasa iyo yan kung paano mo i-evaluate, no, yung implementation para doon sa recommendation mo. Okay? So, ayun lang po, no? Ayan, makita nyo naman dyan. Ganyan lang kasimple yung cycle natin, no? So, management, subordinates, implementation, tapos yung results. So, ikot lang yan. Next time na may bagong rules, may bagong policy, may bagong instruction, tatawagin ka naman ni management or ni client, ganun uli ang magiging cycle ng trabaho mo. So ito, ang regular cycle mo, ikaw lang, sa'yo lang dapat nangyayari, sa'yo lang binibigay itong mga instruction to, ikaw ang gumagawa nito. And ang sunod nito is yung nga, yun nga yung nauna natin in-explain, yun po yung regular na duties mo sa detachment, kung paano mo i-handle yung detachment, no? Pero ito naman yung cycle mo ng trabaho mo sa detachment. So yun ang pagkakaiba, yun ang duties mo, ito ang cycle ng duties mo sa detachment. Okay? So yan, uli mga 5.9, sana po may natutunan kayo kahit kunti lang po dito sa ating diniscuss. Ngayon kung tingin nyo kulang po ito, pwede pong paki-comment po down below, paki-dagdagan po kung ano po ang para sa inyo is kulang ito para po malalaman ng mga 5.9 natin mga kabasa nito and doon sa mga aspiring security officers na makakapanood nito. Okay? So yan, maraming salamat po ulit mga 5.9. Uli, kung bago ka lang po ulit dito sa bahay ng 5.9 Jusinag, no, inaanyayaan ko po ka sa iyo na paki-like ang ating video, paki-share, and kung maaari po, paki-subscribe na rin po ang ating munting bahay at paki-ring ang notification bell para po updated kayo sa ating activities sa ating YT. Okay? So, ayan. Sana po may natutunan po ulit kayo. Ito po ulit, mga 5.9. Ang iyong 5.9, si 5.9 Jusinag. Nagsasabing magandang araw, magandang buhay. Ingat-ingat po tayo, mga 5.9. Ang boss, kamo, kung saan po tayo sunok ng mundo na roon ngayon. God bless. Ingat po. Stay safe ang lahat. Yes, sir.